Ayan, diba? Okay. Paano kung hindi nakawayo ng buyer at hindi na rin ginawa, nag-develop na yung kanyang dapat gawin? So ano yung mangyayari? Ang tinutulipay ko ang dito sa hotel, no? Kaya yun po, wala sa ito ay hindi yung pag-relic na mo. So, ito ating mga buyers, hindi reject din po, no? Sila ang kapabayad na kanilang high-end money. At dahil sa tinutulipay ko, yun, sinasabi ko doon na hindi pa pwede makasun kahit ano pong installment payment ko at ito ba sa developer. So, nag-stop payment po si buyer kasi kaya lang at development po. Okay. Kasi sabi mo, attorney ko rin, kailangan meron mo ng notice, ano? Oo, notice doon sa, ano na yan, yung buyer. Ano yung bago sa huminto ng kanyang pagbabayad? Paano nga kung huminto siya ng pagbabayad? Dahil nakita niya na hindi na nagawa ng developer yung gusto niyang gawin sa bahay niya, pero hindi naman siya nakapagbigay ng notice. So, paano yun? Yes, ma'am. Kapag sa, kasi kailangan kong nabigyan ng notice to developer na ang lesson po ay non-development. Okay. So, at ibang lesson po, ibang batas mo ang mag-a-apply, ang masetalo naman po. Okay. Pero pag nakasunayan na lang po ng talagang on-space mo din ang walang development, ay may good refund pa rin po ang ating buyer po. Ah, so kahit na walang notice. Kailangan pa rin notice pa rin, ma'am. Pero hindi na. Pwede nyo rin nangitawa na late lang yung notice kasi late yung nalaman, di ba? Hindi na siya nagbayad. For example, na ilang buwan or ilang payment, hindi siya nagbayad kasi nga nainis ha dahil hindi nagde-develop yung ano. Pero hindi siya nakapagbigay ng notice. Pwede bang inaabol yun? Tapos yung ano, credit and buy, yung, hindi na siya sisimilin doon sa, mula nung hindi siya nagbayad. Yes, Mr. Ron. Patandaan po natin, ang good po na batas na ang ginagamit po natin dito ay ang 397 o sinatawag po natin type of decision and personal buyer protection decree. Okay. So, ito po ay pro-buyer po, ma'am. So, kapag na po, siguro po po isa sa ganyan, pero po, sinakonsider po natin ang mga notices na talagang on-space, hindi po nagpatupad or mga later notices, pero kailangan po may notice po. Ulit po, ano yung pwede ko kailang buyer sa kanilang, ano, hindi na makatupad yung developer sa kanilang usapan, sa kontrata nila. Yes, Ms. Ben. So, despite demand, kanyari ko ay nag-demand ng ating buyer. At wala pa rin yung tuwo ng ating developer na kanyang pabatuloy o kilipag mo ako ng ating mga binayaran, maaari na po siya magsawang dito sa ASA. Kasi siya nasinapay po dito sa kanyang sa ASA ay yung sinasawa po natin dito sa kontra. Pag-inagipak natin